i-update natin ang Butuan City to Hingoog City Road via Lawan-Lawan. What's up mga ka-trip? I'm back, Trip ni Marco. May bagong trip tayo ngayon. I-update natin ang Butuan City to Hingoog City Road via Lawan-Lawan. I-update natin kung simentado na ba lahat yung tulay sa bukbukon, kung tapos na ba o hindi pa, o simentado na ba. Hanggang tatagos tayo doon sa Butuan Cagayan Road, doon mismo sa siyudad ng Hingoog City. Wow! So bagong lahat, nandito ako sa Butuan City ngayon. Pero magsimula tayo doon sa Barangay Dulag, kasi doon sa Barangay Dulag doon nagsimula yung pagitan ng lateral road. Bali dalawa kasi yan eh. Yung Butuan Malaybalay Road, may isa doon sa Esperanza, Baya Esperanza, Agusan del Sur. Pero yung dadaanin natin, ganun pa rin siya, Butuan Malaybalay Road, Baya Lawan-Lawan, Las Nieves, Agusan del Norte. At mag-divert siya doon sa Hingoog City. Wow! So punta tayo ng Dulag ngayon, doon tayo magsimula. Dito na tayo ngayon sa Barangay Dulag, kung saan tayo magsisimula sa vlogging natin from Butuan City to Hingoog City. Itong kaliwa ko guys, ito yung sinasabi ko ng lateral road, east side, yan ang papuntang Butuan Malaybalay Road, daan ng Esperanza, Agusan del Sur. Yan siya, papuntang Sound Butuan yan. Ito naman itong papuntang Butuan, which is 17 kilometers. Ito siya. At dito tayo ngayon, dito tayo magsimula. Disposition to Hingoog City, hanggang doon tayo tatago sa daan ng Butuan Cagayan de Oro Road is kulang-kulang 100 kilometers. But pupunta pa tayo doon sa yung nagsanga sa bukid noon na side, which is 63 kilometers estimated ko. So simula na tayo. Inaulit ko, ito yung Barangay Dulag, is the part of Butuan City. Ang ano ko lang dito, simentado na. Entering now in Barangay Manila de Bugabos. So Manila de Bugabos na to mga katrip. At ang matadaanan nating sitio dito, ang pangalan ay Sitio Santa Cruz. So ito na yung Sitio Santa Cruz. Papuntang Manila de Bugabos, yung sa barangay hall nila, yan pababa yung naplako na dati yan. Dito patag mo na lahat, ito yung elementary nila, Santa Cruz Elementary School. Walang problema, simentado na lahat. So dito part pa rin to ng Manila de Bugabos. Tatakos tayo dyan sa binablog ko na ano, na Mayapay. Mayapay ba yan, Nungnong? Dito tayo dadaan. Katugtong pa rin to ng lateral.
lateral road. Sa isang noise lateral road na napatungan ako, kinasabi ko. Napupulo lang ko ba sa Tagalog? Bisaya kasi ako eh. Oh, ganda talaga ng daan. May shouldering na sila dito, left and right. Saka marami na rin bahay dito. Hindi ka tulad dati mga late 90s na wala pang kabay-bahay dito. Sityo lang kasi ito eh. Tsaka ang nakadaan dito sa late 80s, 90s, talagang motor lang. Mahirapan mga sasakyan dito. Kung sasakyan mo ay pang syudad lang, hindi pang rap-road ah, hindi kaya. Oops, dito wala ng shoulder. Pero okay pa rin ang daan. Oh, ganda pa rin. So kita na dito yung Mount Mayapay mga katrip. Ayun ang Mount Mayapay, oh, kita nyo. Bali, dito tayo sa likod ng Mount Mayapay. Dadaan yung mga sinaunang vlog ko is yun doon sa Pudik. Ito na sinasabi ko sa inyo na pinablog ko dati, Mayapay, Bayan Nongnong. Dito siya. Ayan, kung natandaan nyo yan, yung marking na yan, Emil Damar. Yan siya. Ito yung lateral road, papunta na to ng Hingog. Pero siyempre, dadaan ka muna ng Simbalan, which is pinakanoon na daan dito. Tapos, Las Nieves ka na diretso. Simbalan is from Buena Vista, Agusan del Norte yan. Las Nieves na doon. Pinakahuli yata yata yun is Bukbukon. Hindi ko lang sure kasi first time ko rin dadaan dito. So ito ang papuntang Mayapay. Shortcut din to ng Barangay Bonbon. Baka sa sunod o makompleto na itong daan dito, dito na dadaan yung mga bus papuntang Hingog. So mula doon sa Barangay Dulag hanggang dito na daan na to, Eastern West Lateral Road, 6 kilometers mula doon hanggang dito. Dito, ituloy-tuloy na natin to, di ko na alam to. Ingat lang dito sa mga bandang kurbada kasi tulins lang, hindi mo makita yung kasalubong mo. Ang kasunod natin na dadaanan ay Kalaitan. Hindi ko alam kung barangay ba ito o sityo ng Barangay Malandibugabos. So tingnan natin dyan. Ingat kayo dito yung banda na to, lalo na sa hindi pa alam, hindi pa nakapunta dito. Pababa ito, baka delikado dito maano kayo, mawala ng brake, mawala ng control. Pababa talaga. Kailangan check nyo palagi brake nyo dito pag paano kayo papunta kayo ng Simbalan or Hingoog or Kinnon. Itong pinakamalupit na ano, siguro nung panahon ng rap road pa to dito, mahirap to dito kung paakyat ka. Ayan no, pinakakurbada nya itong pinaka main event nila oh. Dito puro pulkata ang nasa gilid natin. Basta dito sa bandang ano, Agusan. Kahit doon sa Agusan del Sur, ganun din. Saka may tulay dito. Grabe na kurbada to. May yung tulay dito, sabi nila may tulay dito eh. Oh no! Wow, ito, Kalaitan. Ganda pala oh. Ito na pinakasintro nila sa sityo ba to o barangay? Yan siya. Kalaitan Elementary School. Yan siya. So South Butuan District pa rin siya. Baka ito na pinakahuling ano dito sa Butuan na side. Boundary na to ng Buena Vista. Okay, tuloy-tuloy tayo.
yung tulay. Wala pa rin pangalan sa pagkakaalam ko. Ano to eh, tagusto ng doon sa ano na tulay, MG Santos. Ayan, may lumang tulay pa sila dati oh. Ayan, tingnan mo natin. Kita nyo, yan ang lumang tulay dito nung hindi pa to na-construct. Magian pa na lang. Magian pa na, di na. Di na daw, may naliligo kasi sa baba. Tuloy-tuloy tayo. Ito na, paangat na. Pista na ba to? Tay, pinabista na ba to na side? Ah, pinabista na? Aksimbalan, malayo pa? Ada ola? Ada. Ah, sige ah. Thank you. So, we are now entering in the border of Buena Vista. Buena Vista, Agusan del Norte. Sa daan dito, no? Wala, hindi pa tayo nakano ng rap road. Puro simentado lahat, dinadaan na natin. Ayan, no? Linis ang gilid-gilid nila. Warning, landslide prone area. Nako, landslide pala to dito na side, no? Pag umuulan, gumuguho siguro yan. Oops, parang may school dito ah. Ano kayang school to? Cabayugan Elementary School. Ah, ito nga, Buena Vista na. So, makakadaan tayo dito ng Cabayugan Elementary School, which is part of Buena Vista. Malapit na talaga siguro ang simbalan. Ang daming palkata dito, mga logs. Yung mga kahoy na yan, mga katrip, yung ginagawa ng plywood. Palkata tree. Oh, marami na mga bahay. Baka ito na ang ano, sentro ng simbalan. Oh, may dump truck pa. Halikabok. Dalawa pa, nako. Malupit. Bretik tayo. Wala pa tayong nakita na ano, no? Simbala na pangalan. Ito, Iglesia ni Cristo. Shoutout mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Ay, hindi pa pala to. May paakyat na naman. Ang laking kahoy nito. Ah, ito na yung simbalan, Simbalan National High School. So, simbalan na pala to. Ito siya yung katrip. Ang laki ng kasya siguro to. Ayan na, simbalan. Pero hindi pa yan itong pinakasintro. Bababa pa tayo. Sana aabot na tayo doon sa pinakasintro nila. So ito na yung alternate road. Wow! Ito ng daan na to, yun ito ang papuntang Buena Vista, sa pinakasintro ng Buena Vista. Ito siya. Dadaan ka dyan sa Alicia Ridge. Pwede ka rin doon sa Mount Mayapay. Dyan ka dadaan. Di ko lang alam kung ilang kilometro yan mula dito hanggang doon dyan sa main highway. Pero dito tayo. So nakita nyo, ayan siya o. Simbalan Mountain Resort, 5 km away. Malayo-layo pa pala.
din Venus Cafe 1.7 yung kinakapihan dito na ano, noon din na palaging pinupuntahan 1.7. Ituloy-tuloy tayo. Ito ang pinakaano sa Simbalan, ito may landmark na siya, I Love Simbalan. Ano tayo? Marami pa rin palang bahay dito, di ba? Ito, pababa na naman. Gandang side na to. Ano ba to sa baba? Ah, lumang ano to. May basketballan sila. Ito sigurong lumang daan dati. Wala na, i-abandon yung basketballan. Patay sa gobyerno dito. Ito siya, 23rd Infantry Battalion. Yan siya, Advanced Command Post. Ah, ito yung Venus Cafe. Napuntahan ko na to eh. So para sa mga gustong mag-coffee, dito kayo. Yan, Venus Cafe. Kita na rin yung Mayapay dyan sa likod, southern part of Mayapay. Ang maganda lang talaga sa mag road trip ka ng mga ganitong ano, ayay may bus na, ito pala yung bus na galing Lawan-Lawan. Ulit ko, pag mag road trip na ganito, nature, maganda talaga siya. Langhap na langhap mo yung amoy. Amoy na ang nature. Hindi katulad sa highway, puro usok ng tabutso nandoon. Nandito na yung Hayden Resort ng Buena Vista. May pool sila dito na maliit. Iwan ko lang kung tapos na dito kasi nirenovate kasi ito eh. Boundary 2 kilometers. 2 kilometers na itong boundary ng Buena Vista o Las Nieves. Pero part pa rin ng Agusan del Norte, okay lang. So, ang ganda pa rin ang daan, no? Mula doon sa starting point natin hanggang dito, hindi pa tayo nakaapak ng rock road. Ito, marami pa rin palkata sa daan, no? Nag-aalat pa rin. Hindi siya mahirap, may mga paakyat naman, paahon, pero hindi naman talaga assault. Kaya kaya sa kahit anong motor. Oh, ang daming palkata, oh, ang ganda tingnan. Ito maganda talaga sa mag road trip ng mga ganitong daan. Boundary, 1 kilometer. 1 kilometer na lang, papasok na naman tayo ng Las Nieves. Kasi Buena Vista to eh. Sana may maraking dyan para maalaman natin kung nakapasok na ba tayo. Kasi doon kanina sa kalaitan at saka ano, walang nakalagay. Nagulat lang ako, nagtanong ako, part na pala ng ano yun. Although marami pa rin bahay dito. 47 lang ang ano, ang mura naman. Ang litro ng gasolina, 47. Samantala doon sa nagpagasolina ako, 57. Grabe naman, 10 naman yung ano nila. Ah, ito ng boundary. Ah, boundary na pala to.
Eh, tingnan natin ulit eh, natin, eh. Ayun siya, oh. Balikan natin. Yan siya mga ka-trip. Kilometers 1,282 plus 627 boundary. Wow. So boundary na to. Paano masabi? So we are now in Las Nieves, ha? Living in Buena Vista, Agusan del Norte, entering this Las Nieves, Agusan del Norte. Pero simbalan pa rin yata to eh. Bakit kaya? May mga lugar kasi na ganito na kahit boundary na ng ano, ayaw pasakop. Oh, simbalan pa rin oh. Kalagay doon. Kalagay na, di ba? Ba, iwan ko kung bakit nagkaganito. May boundary doon. Bakit ano na? Simbalan pa rin nakalagay dito. Eh, kayo na magano. Bakit may boundary doon na nakalagay na ano? Wala namang nakalagay talaga na paskin, yung kulay green talaga na boundary. Yung landmark lang niya. Oops, may tulay dito, may tulay. Oh no. Wala pa rin pangalan na tulay. Wala pa rin kulay yan. Naku, may dump truck na naman. Tayo maka-overtake dyan. Hindi makikita eh. Ito, thank you. Pina-overtake kami. Buena Vista Simbalan Hayden Paradise Mountain Resort. Ito na yun mga ka-trip. Ayan siya. May bayad dito cottage 150. Dito ako pinakahuling ano ko, napuntahan ko. Ah. So mga gustong mag-trip dito, may pool sila dyan na maliit. Pwede-pwede kayo mag-swimming, pamilya. Tsaka may border doon sa taas. So, may overlooking. Wow! So, tuloy-tuloy tayo. Yun, Palcata 3 na naman mga ka-tripo. Ang ganda. Walang kainit-init pag may palkata sa ano, gilid ng daan. Napapansin ko mga ka-trip, parang malamig ng hangin ah. Nasa taas na siguro tayo. Malamig ng hangin. So marami ng bahay dito ah. Baka lawan-lawan na to. May basketbola, tas law. Oops, may kainan. Kain muna tayo. Roadside snack, antipolo, simbalan na, simbalan pa pala to. Kain muna tayo dito kasi gutom na, mahirap mag road trip pag walang kain. So may sudahan na to te, karalang atay be, atay sa manok. So kain muna tayo guys. A few moments later. So tapos natin kumain dito sa Sitio Antipolo. Pero sako pa rin to ng simbalan. Ah. So tuloy-tuloy tayo ngayon dahil medyo malayo pa ang ano natin. Pupuntahan para hingoog dito tayo pupunta. So ang susunod nito may mga sityo pa daw bago maglawan-lawan. Ah. Ito yung ano ko, kaibigan ko rito. Kumain pa eh. Anong pangalan mo? Judy Earl. Judy Earl? Judy Earl. Ah, Judy Earl. Nyaman to na ko? Ha? So check muna tayo sa gulong natin baga ano pang nangyari? So, tutuloy na tayo guys. Nya, tara ka. Ha, sige. Ayayo mo. So, depart na naman tayo mula dito sa Sitio Antipolo, Simbalan, Buena Vista, Agusan del Norte. Ang kasunod daw nito is Likda. Likda o iwan ko. Di ko maano pero narinig ko na yan eh. Yung likda na yan. Sa mga trail bikers din dito sa Butuan.
ganda ang daan pa rin, no? Wala pa tayong nakitang ano, wala pa tayong nakitang rough road na ano, na rough road na nadaanan natin. So far so good, maganda pa rin siya, hanggang lawan-lawan siguro to. Mga bahay dito puro ano talaga, pure kahoy. So in fairness talaga guys, inuulit ko, malamig na talagang hangin. Oh no! Nasa taas na talaga, iwan ko, di, wala rin signal dito eh, di ko rin nakita sa cellphone eh. So patak pa rin ang dinadaanan natin. Baka ito ang likda siguro. Ah, may school dito. Wow! Tingnan natin eh. Likda Elementary School. Ah, ito pala siya. Buena Vista District 4. Ito siya mga katrip ha. May school dito. Tsaka elementary talaga to. So dito nag-additional yung daan niya ng ano. Parang kulang to ha. 3 lanes lang to ha. Okay na to. Malapad na eh. Yung likda. So sana hindi uulan, no, hanggang hingog para makita talaga natin yung daan dito kung okay na ba o hindi. Yung ginagawa natin na vlog na to is update to. Oh, Likda National High School. Oh no. Hiram din pala dito. National High School, malaki tigur na ano to, sityo to. So sa kasalukuyang ito ngayon is 2 lanes lang, hanggang dito lang siya, 4 lanes na. Ikaw para ko nakalagay yung nag-construct dito. Lawan-lawan. Ah, ito na palang lawan-lawan. Ah. Ay, magtanong daw tayo. Long lawan-lawan na to? Dito dire dili pa. Lawan na sakop. Ah, sakop na? Okay, thank you. Lawan-lawan na gyud ini. Wow. Ganda ng view doon, no, mga katripo. Ang lamig na ng hangin. Grabe na siminto na to, no? Pag matapos to hanggang ano? Oh, ito nang galing sa lawan-lawan, boss. Kung matapos ito hanggang Hingoog, ganda na. May humawak ng cellphone doon. Ah. Baka may signal na dito. Doon sa kinainan ko, walang signal doon eh. Tingnan natin dyan sa unahan yung sinabi nila na may school daw sa lawan-lawan. May mga panel na palang pumapasok dito. Dati walang pumapasok dito ng mga ganyan dahil hinhold up eh. Dito ngayon meron na. Oh, may school na. Baka ito na yung lawan-lawan. Ito na nga, Lawan-Lawan National High School. Ito siya guys. Picture lang tayo dahil remembrance. So ito yung lawan-lawan na sinalay ko lang, naulit ko. We are now in lawan-lawan. Las Nieves, Agusan del Norte. Ang susunod nito is Bukbukon. Parang may mga flag din dito. Ano na naman kaya to dito?
Lawan-Lawan Elementary School. So ito yung Lawan-Lawan mga ka-trip Elementary School. A few minutes later. Unsa sunod na ni da lugar? Mga pila ka kilometro gi kandre? Siminto dili. Kwanto mo ko gingaog? Ha? Pero na yung mga gasolina baligya dito? Yan, yeah, salamat ha. So, ang Lawan-Lawan pala is patag, no? Hindi siya puro paangat o pababa. Tsaka hindi rough road, mas maganda to. Oo, ang ganda talaga ng ano, kalikasan, no? Mga bundok na to. Malamig pa rin guys, ang ano, inuulit ko, malamig pa rin ang hangin dito. Paano kaya pag umaga to, ano, eh, no? Daan ka ng umaga dito. Wow. Siguro may ano dito, Sea of Clouds. Wow, ang ganda, oh. Wow. Kabundukan. Oops, ano ito, may hazard dito ha. Yay, nabiak pala to. Naku, delikado to. Lalo na paggabi, baka motor nyo walang ilaw. Naku, baka mabundol pa yung ano mo dyan. Oh, oh biak siya oh. Pangalawang biyak na to galing Buena Vista na napapansin ko. So tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-trip. So yung banda dito pala sa papunta magaling ng Lawan-Lawan to Bukbukon, bababa, kakurba, paakyat. So kung pupunta ka dito, ingat kayo dito dahil yung mga curve niya hindi makikita yung mga kasalubong nyo. Pero sa daan okay lang, siminto pa rin. Ang maganda dito kasi may kuryente na sila, hindi na mahirapan yung mga dito residente. Oh, may balabal tayo. Yun o, grabe na ba to? Ganda tingnan mga ka-trip. Oh, grabe na probada to. Talagang bundok talaga siya, oh. Ayan, oh. Wow. Ganda. Kaya to lang bukbuko na ne kane dere ha pero dili pa ni bukbukon dili pa ni bukbukon dere ana itulay mo ti bukbukon. Ah, okay, thank you ah. Eh, di pa raw to bukbukon eh, siguro yung may tulay na putol. Layo pa. Sige lang, tuloy-tuloy tayo. So, napapansin ko di banda dito na Lawan-Lawan to Bukon. Puro na siya kurbada. Kaya ingat tayo dito mga ka-trip. Plano nyo mag-road trip dito, katulad ko. Oh, dito banda. So, magdandahan na kayo dahil kurbada talaga siya.
Wow. Ganda. Grabe na daan, guys, oh. Moments later. Ah, may nag-construct. Ah, ito na mga ka-trip. Baka ito na sinasabi nilang rap road. Buk-buk ko na ni, di pa. Kanina, kuan, dili pa no? Suba? Ang kanina diri na side? Dili pa? Ah, okay. Thank you. Unsa na yung na-construction diri, Anpil? Ah, Equiparco. Shout out lahat sa taga Equiparco. Sila palang nag-ano dito mga trip, nag-construct. So, mula butuan, nakatapak na rin tayo ng rap road. Ngayon palang. Pero kunti lang to. Oh, napakalambot talaga ng ano? Ng lupa. Tapos dito, siminto na naman. So yun ang kanaunahan, no? Na ano natin. Tapos sabi niya, bukbukon dyan daw sa baba. Ah. So tingnan natin. Grabe na pababa to. Ha. Pagbalik siguro nito, grabe din ano nito. Bakit? Hala. In roadwork na nakalagay. Oh no! Ito na talaga. Opa. So mga katrip, narito na tayo ngayon dito sa Bukbukon. Yung kulay na ginagawa pa. So dito pala, hindi pa talaga na siminto. Simula doon. Papunta doon. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Dadaan tayo dyan kasi sabi nila yung sa kanan, yung may bakho na yan, yun ang tulay na ginagawa. Buti na lang hindi umulan kasi pag umulan, iwan ko lang kung ano dito maputik. Pero sa tingin ko, graba naman to. Grabil naman. Hindi siguro tayo mahihirapan. So baba na tayo mga katrip. Tingnan natin kung anong upgrade sa tulay natin dito sa Bukbukon. Dinaanan kasi ito ng dump truck kanina kaya nasira oh. Lumalim eh. Ayan, wasak na wasak. Apat na dump truck yata yun eh. So kung pupunta kayo dito, ito ang madadatnan nyo. Yan ang tulay na ginagawa nila ngayon. Yan siya. Pero divert muna tayo dahil dito ang ginawa nila eh. Pagsamantala. So dito naman okay naman siya oh.
kahit ang prod siya. Matigas naman. Hala, grabe kalalom. Patay tayo dito ngayon. Kusog ang sulog lang. Sulog. Kusog, hinay. Asa man ang mabawa na dapit? Di kita matumbad, ha? Ha? Pero mabasa, Joko. Sigurado. Taas muna itong ano ko. Pantalon kong. Bali ang daan dito. Papuntang Hingoog ba? Dito? Sige, labat ha. Apir sabi. Ito na talaga guys. Adventure na talaga to. So ito na guys. Bahala na to. Woo! River cruising. Trip ni Marco. So masayaw na yung kuwit natin. So ito yung tulay guys na ginagawa nila. Sana matapos na yan, oh. Para di na tayo maghirap. Nako, ito pa. Grabe, hardcore na makinadalan eh. Siminto na dito sa taas? Potol-potol, pero dili ko na ni. Ah, okay ra. Oh, mga unsa ka na natuig mahuman eh? Magian, estimate ninyo, 2025 ba na? Ah, wala. Wala ko. Naku, kadako. Sabi nila, siminto na dyan sa taas. Okay lang. Wow. So what's up mga katrip, ah, nakatawid na tayo dito ngayon at sinubukan ko magpalipad ng drone dito banda. Sad to say na hindi talaga nakalipad, kulang ng ano, ng satellite signal. Meron siyang satellite signal pero anim lang, ayaw ko i-sacrifice yung drone ko, baka mag-fly away. So at least kanina doon sa kabila bago tayo tumawid doon sa sapa, at least nakakuha tayo, pero sacrifice na yun. So nakausap po yung mga ano doon sa baba, construction worker, estimated nila is madadaanan na itong tulay na to sa sityo Bukbukon dito sa Las Nieves. So kung pupunta tayo doon, kita nyo, paangat yan. Di ko pa alam kung saan, basta malayo-layo pa daw yung sa Hingoog na side. Ah. At sabi ng mga local dito, may ano daw dito, paaralan na rin sila doon sa elementary hanggang grade 10. Wow. Tuloy-tuloy na lang tayo ngayon dahil baka maabutan pati ng ulan kasi malayo pang Hingoog. So guys, tuloy-tuloy na tayo. So inuulit ko, sorry na hindi na palipad ang drone, ayaw ko i-sacrifice eh. At least nakita natin kanina yan. So may ano tayo dito sa Mindanao, kita nyo yan. Run Sara run. Kami sa Agusan del Norte naghandom nga si Sara Duterte ang sunod nga presidente sa Pilipinas. Okay, tuloy-tuloy tayo. Sementado na naman dito. Puro paakyat na. Okay lang. So sabi ng ano doon, Virgin Forest, pero ito itong nasa kanan natin. Noong panahonan ng Nalco sa Nasipit Lambert Company, ito na daw ang Plumitro Corinta. Dinadaanan ito ng mga laging truck natin ng Nalco, papuntang Tungaw. Dala yung mga troso dito. Kabila, oh, yung sa kanan eh.
basa pa. Bago pang buhos yan. Hala, tarapurod na naman. Okay lang to. Putol-putol daw eh. Sabi ni tatay, nakausap ko doon sa ano, construction site. Nila dito na kalakal dati ayan sila ayan ang mga local dito mga bahay nila oh. May mga tama pa naman siya ng mga gulong sa motor pinagtaka ko lang ba't lumiit ang daan huwag lang sana tayo marong turn mga katrip. Kita nyo nung ano, napanood nyo yung wrong turn na movie. Baka ganing klaseng tao na nandito na po. Tama po ito ginagaan na natin. Parang paliit na ng daan ah. Pabato na talaga siya. Kuhawa motor mo dito pag ano, hindi pang rap road. Ito na yung tulay. Nakatapot dito. Walang signal, wala lahat. Oh no! Ito? Ano kayong pangalan ng tulay na to? Diyan sila dumaan dati oh. May ano pala. Tawiran. Uh-oh. Tuloy na tayo dahil ang tao dito mahirap na. Grabe na pato dito. A few moments later. Buti na lang, may kasalubong tayo. Layo pa tong sa hingoog na dalan? Layo pa sir. Katong na yung nagana? Oo. Layo? Tansya pa sir, kay kuhan man yung sa unahan. Katangba, sa na sa Yurika. Ah, Yurika na? Ayun. Ang gondiri sa kuhan, sa Las Ibis o kuhan, nahanapit? Oo, oh, maroon yung tulay sir. Oh, kanin, natulay? Oo, pero ang ilan yung nun, sa political boundary ko no. Dito ah, dito sa taas? Oo, oh, pero ang tribal boundary mo, madaw mo. Ah, tribal boundary din si Day. Oh, ah. Wala na yung mga tao diha? Guro magbingaw na kay Diri ho. Ano, look pa ho. Pero na mga balay? Oo. Oh. Ayun na niya ang dalan? Ay, diri lang ni Sudsir. Pero paakit na tanan? Oo. Oh. Magpatong limutin siya na yung murag pasunod ka dalan. Bukit. Yan na magsunod na. Siminto na? Adi pa po siminto? Para tutar ng pre-adya sa okay. Para asa man mo? Na, esperanza mi, sir. Esperanza? Sige. Ayo. Ano na naman kayang meron dito? Pababa na naman, pagkatulay na naman to. So yung sinasabi ko sa inyo no, doon banda baka ano kayo wag yung anuhin yung sarili dito baka masiraan pa kayo doon. Ano mangyari sa inyo? Wala pa namang signal doon. Pwede kayo hanggang ano lang kayo butuan o hanggang bukbukod. Yung palampas ng bukbukod wala na talaga. Napakahirap na talaga ang daan doon. O
dito naman grabe na naman na malutang oh. Lutang na lutang. Grabe ito mga ka-trip. Akala ko kasi simentado na hanggang ano, hanggang doon sa crossing. Ito na nga, may tulay nga. Ito na talaga ang pinakatulay niya. Sana simentado na dyan sa taas. Magsana na lugar dere? Kuan ano, Eureka na? Layo pa? Unay, sunod nimo pagpatag. Dukaan na siya. Dukaan? Oo, kanina iskulahan. Oo. Ya, patayin na po ka. Kalangisog. Sunod sa kalangisog. Dalite, rusing na siya. Layo pa to? Oo, layo pa. Mga 2 km siguro. Nang Eureka, murag distansya pa. Rusing na. Gikan yung dalite ka sa muya. Layo pa siya ang kuan, Eureka. Pero ang kani, kuan na ni? Misamis oriental, di pa? Oo, misamis oriental. Oo, misamis. Ah, okay. Ano singan na tulay? Kuan na ni Nungnong. Nungnong Bridge? Okay, ayo ayo ha. So sabi niya, part na daw ito ng Misamis Oriental. Wala kasi bundi rin nakalagay. Oh no! Maka ano lang tayo natulay, mamaya naman ito na naman, simula na naman. Selina. Saya cinta deh. 5 minutes later. So, tuloy na tayo. Isang litro lang pinaano natin kang tatay. Sagotay. Ayan. Dito, makinis naman ang ano dito pagkaraprod niya. Oh, may tulay. Tulay, 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 tulay. Laging X-Force Sityo Kipunay Barangay Eureka Hill City. So 58IB pala to siya dito mga katrip. So nasa Eureka na tayo. Tuloy na tayo, tuloy. Kipunay, Eureka. Maganda na dito mga daanan dito. Kung saan na ganito ang daanan, daanong maganda. Doon talaga grabe na yun. Nakahirap doon. Pagbalik mo rin, ganun. Kaso pababa, ang paakyat mo rin papuntang ano doon sa bukbukon, yun ang mahirap doon. Si minsan kasi na, may nagpa-vlog na hindi pinapakita na ganun na daan. Ating ipapakita natin kung ano talagang meron dito. Sa kasalukuyan, wala pating nakita yung simentado dito. Baka doon sa unahan. Dito may ano na pala, buhos na ito. Hindi ko alam pangalan dyan, housing. Yung ano niya, Barandilla. Yung buhusan ba? Iwan ko sa Tagalog, ano yan? Wala. So banda dito naman, ito simentado na. Pero hindi pa ano yan, hindi pa madadaanan siguro yan. Pero at least simentado na. Para hindi ka mahirapan. Infection.
Layo pa tong kuan sa hingog? Ay, dira na ulo. Mga kuwanti na ulo dito, mga 5 km. Pero ingon na ni rang dalan, dili siya kuan. Kanan dito dito. Kanan, kung dilero ang tang barrio. Kaan. Kalagi sa duro na sila. Ah. Ay, amo ka po ate sa kuan. Oh. Ah, dito po nahan di ay. Mga pila pa kilometro? 7? Pero ingon na ni rang dan. Asiminto na. Asiminto na. Salamat. Malapit na raw. Kanina pa sila may sabi na malapit. Pag malapit na si Minto. Wow, nakatapak rin tayo. Ano ba itong mga kahoy na to? Ganda oh. Later. Ito, anong kaya lugar na to? Umano dito eh. Para lang talaga eh. At dukdukaan. Abin ako dukdukan. Ayaw! Barangay Yuri. Ah, Yurika nagidain eh. Hingog City. Ako. Apo mo kagigan na siya? Butuan. Apo ka muli po? Butuan ba? Dili o, dilihan ako matug siguro hingog. Mga pila na lang kakilometro? 7 kilometer. Trupata, gra? Wala pa, kamera nila po. Diyan ako na lang lahat. Ah, sige, sige. Sige, salamat ha. Layo pag ganyan, no? Ah, sige, sige, salamat. Tournament dere. Ha? Umana? So, may restruct na dito mga katrip. Unsa mo na construction? Ay, kuy parko gyapo ne. Gikan dito sa Buena Vista. Grabe. Tayuan ano? Okay, thank you. Mahilig sa mga ano, pwede kayo mag-practice dito. So beautiful wind and forest park. Wow! Layo pa ang kuhaan ka na eh? Amo na ibabaw? Ah! Papasok lang dyan, tapos nandiyan na sa taas. Ako! Talang isog. Dito tayo.
kini dah parang pista dito ah. Naku, umuulan na. Ito na yung sinasabi ko. Tamang ang inala ko, uulan dito pag-apon. Hanap na lang tayo ng mapasilungan dito. Saan kayo pwede dito kung pasilungan? Ah, ito, ito. Pwede ito, ito. Silong sa kunaya. A few minutes later. Two hours later. Alright mga ka-trip, tuloy-tuloy lang tayo. Renusyahin tayo ngayon ha. Yeah, buti dala kong pamalakas ang raincoat ko. Hindi kasi may iwasan ang ulan, kaya bago mag-trip, dala-dala ko palagi ang raincoat ko. Hindi ko alam kung barangay ba ito o sityo, basta ang alam ko part siya ng Hingog City. Nandito din raw ang bypass road papuntang Anakan at Ujuman. Ayun o, yung daan na yan, kung di ako nagkakamali, yun ang papuntang Anakan at Ujuman. Ah! So mula naman dito, almost 1 kilometer na lang darating na tayo doon sa bypass road ng Malaybalay at saka Hingog City. Oh, ito na guys. Ito na yung pinaka-boundary. Ito na yung alternate road o bypass road ng Hingog City to Malaybalay, Bukidnon. Kahit inulan ng road trip natin, enjoy lang. So ito, diretso going to Hingog City at sa kaliwa ay papuntang Malaybalay, Bukidnon. Pasensya na kayo kung medyo malabo ang video natin dahil nag-change ako ng waterproof case kasi nga umuulan. So inuulit ko, ito yung papuntang Malaybalay, Bukidnon. Ito sa kaliwa, Pabutuan City. At ito namang sa kanan ay para sa Hingog City. Ikot tayo, ikot. Kung galing ka ng Butuan, doon sa starting point natin sa Barangay Dulag, hanggang dito is 63 kilometers. At galing naman dito, going to Hingog City, kung di ako magkamali, 43 kilometers. Oh, no. At dito tayo dadaan ngayon. Alright, tuloy-tuloy lang tayo guys dahil tuloy-tuloy din ang ulan. Oh, ano ba itong nangyari sa panahon na ito? Aba, bitaan dito ah. Saan kayo papunta yan? Pagka sa Anakan siguro, sa Eureka. So dito tayo, tuloy-tuloy tayo. Oh my god, abroad naman. Sana hindi ito mahaba at saka hindi mahirap. Aba, may mga motor din pala dito ano, nakasalubong ko. Ito, pangalawang motor. Ito, pangatlo, pangapat. Nagro-road trip din sila. Buti sila may kasama, ako nagsusulo lang. Wow, sibintado na naman. Ayos talaga. Tuloy-tuloy lang tayo mga ka-trip. So, maganda sana no, kung walang ano no, walang ulan no, kung magandang panahon no. Makita sana natin ang ano dito, magandang view. At saka pwede natin mapaliparan ng drone to. No, dito banda oh. Medyo maganda to dito kahit hindi pa siya tapos oh. Yung mga gilid niya. May barandilya, saka yung sa left side nyo, maganda kunan. Oops, sarap road na naman. Ano naman kayang nandyan sa baba? Parang pababa tayo ah. Oo, nagpapagi na yung doon sa taas. Uy, hala. Tubig. Hindi tayo makatawid nito. Malalim kaya yan?
Eh, babain natin, babain. Napakadelikado pala to. Akala ko doon na sa bukbuko ng river crossing. Eh, dito din pala. Mahirap nito, hindi malinaw ang tubig. Hindi natin alam kung may butas dyan, baka mahulog pa tayo dyan. Okay, susubukan natin. Naku, parang malalim talaga eh. Oh, malalim talaga. Naku, delikado to. Gitna kaya o gilid tayo dadaan. Ano ba tong pinasok ko? Atras tayo, napaka-delikado to. Baka mahulog pa tayo dyan. Sukatin muna natin, be. Tingnan natin kung talagang malalim dito tayo sa gitna dadaan. Opa. Dito medyo mababaw naman banda. Dito sa gitna, ito sa gitna, medyo malalim dito, nasa baba ng tuhod ko. Ah! Sa gilid kaya dyan delikado, no? Ito ang pinakagitna niya, malalim dito, nasa baba ng tuhod ko. Ah, dito medyo okay, wala na dito. So, gitna tayo dadaan. Mahirap to. Dapat may masalubong tayo o susunod tayo sa may nakasunod sa atin para makita natin kung saan dadaan. 5 minutes later. Ayun, may dumating. Ito. Mauna kayo. Atras lang ako. Sige, titingnan ko kung saan kayo dadaan. Mahirap to eh. Baka may butas na. Pinababa yung pasero. Habal-habal pala to. Naku, sa gilid siya dumaan, no? Oh, no! Alam, lalim pala dyan sa gilid. Mahirap dyan. Ako naman dito ako sa gitna. Dahil nasukat ko na to. Ay, Diyos ko, Lord. Ano ba itong pinasok ko, Lord? Sana wala nang ganito hanggang doon sa inyo. Nagkakatakot eh. Alam niyo mga katrip, mayroong isang lugar dito na madadaanan natin na tinatawag na Muya. Hindi ko pa ano to, hindi ko pa alam na lugar na to, kung barrio ba to. Kasi naririnig ko lang to sa mga trabantisanal ko eh, Muya daw. O baka ito na yun. Sana may tao dyan na matanungan natin. Ah, ako parang walang katatao dito. Magandang kasi eh. Pero siguro ito na siguro yung Muya na sinasabi nila. So correct me if I'm wrong, no, sa nakapanood nito kung ito na ba talaga yung Muya, kasi hindi natin alam eh. Basta madaan na daw dito papuntang Hingo. Wow, ang ganda ng lugar na to mga katrip, itong area na to. Nagpa-fago. Wala na siyang ulan pero foggy siya, nasa mataas siguro tayo na bundok. So akalain mo pa naman yung road trip natin mula doon sa Butuan City. Maaraw, tapos ngayon dito, umulan, pagi, lahat na lang ng panahon eh, naranasan natin ngayon sa road trip na to. Aba, maraming bahay dito, ano kayang meron dito, ano kayang lugar na to? Aba, parang school to ah, elementary ah, paaralan. Ali, titingnan natin kung anong school to. Mandalawat. Mandalawat Elementary School. Hala, mayroon pa palang public school dito. Ang layo na dito. Anong lugar kaya yan, oh? Ganda. Overlooking. May sea cloud siguro dyan pag umaga. Wow! Ito na, rough road na, simula na. Oh, no! Tuloy-tuloy na yan hanggang sa baba, doon sa may tulay. Sana walang tubig na badaanan natin dyan, katulad kanina. Mahirap kaya, baka may butas, mahulog pa tayo dyan. Few minutes from now, meron daw ang pababa dyan, mahaba daw. Sana lang maganda ang kalsada. Di pa rin natin alam eh, kung anong klaseng kalsada dyan sa unahan. Basta i-explore na lang natin. Ito na yung sinasabi ko na puro pababa mga katrip. Pinapatay ko lang ang makina para makasave tayo sa gas, diba? Ah! Buti na lang maganda ang daan dito, hindi mahirap. Kasi kung mahirap, talagang mahirap na mahirap. Kita mo yan? Bundok yan, hinati lang sa gitna para lang malagyan ng daan. Uh-oh. Mga katrip,
boundary, kung titingnan mo sa video, parang hindi talaga siya pababa na daan. Pero sa totoo, puro pababa yan o downhill. Hinto muna tayo dito banda. Ipapakita ko lang kung gaano kataas yan pag dito ka nakapisto. So, kita mo yan? Uphill tapos curve pa. Kaya mawalan ka ng preno. Oh no! Iwan ko lang kung saan ang yung punta. Sa wakas, may siminto na. Sana simintado na lahat ang kangisip natin sa hinguog. Maganda sana ang view dito na tulay. Yung view ng tulay na to. Kaso hindi tayo makakuha ng aerial shot dahil maulan. Sayang, no? Mahaba pa naman ang tulay na to. So mga katrip, ang pangalan pala ng tulay na to is Mamato Bridge. Correct me if I'm wrong, no? Kasi medyo malabo na kasi malakas ang ulan. Mamato Bridge. Ay naku, lumakas na naman ng ulan. Ayaw tayo tigilan ito eh. Malapit na rin maglupat ang GoPro ko. May isang tulay pa pala dito. Buti nilang huminto ng ulan. Sana wag na ang ulan hanggang paglabas natin sa National Highway. Mahirap eh. 40% pa lang pala battery ko. Kailangan ko na itong i-reserve para sa ending natin sa vlog na to doon sa National Highway. So standby guys. 1 hour later. Time check 5:15. Medyo madilim na, katatapos lang tumigil ang ulan. Ilang metro na lang darating na tayo sa finish line, yung Butuan Cagayan de Oro Road. Sa mga gustong mag road trip dito sa Butuan Malaybalay Road, gaya Lawan-Lawan o mas kilala sa Butuan Malaybalay Road, yung video na to, yun ang madadaanan at pakikita nyo kung gusto nyo mag-long ride sa lugar na to. Grupo man kayo o solo, katulad ko, nasa lakas ng loob lang yan. Ito na ang finish line natin. Kailangan na natin tapusin ang video na to dahil medyo mahaba na. Itong right side is going to Butuan City. Ito namang left side is going to Cagayan de Oro City. Sa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko. At mag-like o mag-follow sa Facebook page ko. About 400 to 500 meters, yan na ang downtown ng Hinguog City simula dito sa pwesto ko. So paano na yan guys? Ako'y mamaalam na. Ang masasabi ko lang sa trip natin na to, rain or shine, road trip is success. See you in my next trip.